Muna ako. Ingat kayo ah. Kailangan mo na ipagawa. Uy, ingat sa lakad mo mamaya. Naka-record ba yan? Oh. Vloggers ka. Motovlogger? Motovlogger eh. Uy, mamaya. Guys, ayos ka na rin. At tayo ay may aasikasuhin muna ngayong araw bago tayo pumunta sa isang destination ulit. Hanggat nandito tayo, puntahan natin ang kaya nating puntahan. Wala yung cellphone ko. Di ba nabasa yung cellphone ko? Ngayon, nung una, gumagana pa siya. Dapat pala, pinatay ko nung nabasa siya. So ngayon, hindi ko siya matouch. Tapos, hinintay ko na lang malobat. At ito ang ating kailangan lakarin. Papagawa muna natin yan. At magpapasama tayo kay Brother JM. Yung kaibigan nila, Boy Pina, ngayon ay kaibigan na rin natin. Oras na yata ay 10:00. Katapos namin kumain ng tanghalian at agahan. Hop, kailang mabuhangin. Dito tayo dumaan at dito kami dumaan nung gabi na papunta kami kila JM. Ito pa ang daan na to, pag dinaretso, labas nito ay bypass road. Sana tanda ko pa yung dinaanan namin kasi wala nga tayong cellphone para mag-Google map. Napakahalaga pa naman ng cellphone sa ganitong bumabiyahe na yung Google map yung inaasahan natin na magtuturo sa atin ng mga daan. Kaya kailangan maipagawa ko muna. So learn from my experience na kapag ganong medyo ilog or falls yung pupuntahan natin at medyo may tawid-tawid na mga batuhan ay magandang ilagay ko na yung action cam ko sa waterproof case na sa ganun hindi siya basta malalaglag. Sobrang kabado ko talaga nun. Ngayon kagabi, pagkarating namin ng Kubo, sinabi ko kila Boy P and Jello and sabi ko hindi nakuha. Pinarank ko lang sila, pinarank ko lang. At ito yung reaction nila kagabi pagkatapos kong sabihin na it's a prank. Hindi na ako nakapag-video. Gawa lang may mga bisita kami na naandun na datnan. Pero nalaglag talaga. Totoo yun, ha? Nakuha nyo? Oo. Sino sa dick? John Pax. Walang hiya ka. Nag-isip mo pa kami. Nag-alala pa kami okay, para sa'yo. Okay, no? John Pax, simula sa araw na to, wala kaming paniniwalaan sa lahat ng sasabihin. Pinakabakaba pa ako. Nasayangan ako sa Action 4. Kahit naman ako, nanginayang ako kanina eh. Pag ano ko nung paglaglag, kinabahan na ako sa kip. Ay, nandun lahat ng ano ko. Yung video ko. Tapos pinano ko sila sa dick. Meron dyan footage, nandyan. Kinakapakapa sa ano, sa ilalim. Nakikita yung kamay niya? Hindi, black na. Naka-black. Wala nang ano. Siguro namatay yung screen, kaya wala nang masyadong liwanag sa ilalim. Nag-advice pa ako sa back up na yan. Isa pa to sila sa dick. Pati ako pinaprank. Kasambat. Pero kabado talaga ako kanina. Sabi pa niya ako doon magsabi, bala ka mga ako. Alam mo, magtatagal kami hanggang mamaya doon. Eh. Sabi ko na ganun yung magiging isip ni Jello na gusto niya na kagad balikan yung camera. Or kinabukasan, ngayong araw na to, ay maaga namin pupuntahan yung Mapalyaw para sisirin yung mismong Action 4 ko. Ay buti na nga lang kamo nakuha nila sa dick. Alam ko naman yung pag-aalala nila, lalo na at kagagaling lang din ni Boy P sa pagkakakrash ng drone niya. Kaya ngayon, mas kailangan namin magdoble ingat or triple, lalo na at adventure at camera yung pinakamahalagang bagay sa amin. Dito tayo kakanan, alam ko. Sana hindi ako magkamali sa ating daan at hindi tayo magkandaligaw-ligaw sa mismong bayan ng Solano.
Saka matuto rin kayo sa experience ko na kapag ka ang inyong cellphone na hindi naman waterproof at nalubog sa tubig, eh patayin nyo na kagad. Ang naisaisip ko kasi okay lang naman yung akin kasi nagana pa nung after malubog sa tubig. Eh nung pauwi na kami, nung gagamitin ko na yung cellphone ko para magchat sa asawa ko, wala, hindi na siya matouch. Nung una akala ko sa tempered glass lang, tinanggal ko yung tempered glass pero ganun pa din. Okay din pala kapag nabiyahin ganito, eh dalawa yung cellphone na dala. Para yung isa backup talaga, yung isa talaga yung mismong gamit sa mga pang navigation, sa mga puntahan sa ilog, para sa ganun meron isa pa. Once na magkaroon ng problema yung isang cellphone. Di naman luho yun, yun ay talagang kailangan sa mga ganitong biyahe. Lalo't ito na naman yung ginagawa talaga natin. Ito yung van ni JM at sabi niya sa akin ay ihahatid lang daw naman muna namin tong van. Ngayon, sa akin siya aangkas at masusubukan si Beastie ngayon. Medyo may kalakihan tao din to si JM eh. Okay, dito na kami sa pag-iiwanan ng van. Oh, parang yan. Ready sa helmet ah. Okay ka mag-drive, ikaw nakakalang kung saan eh. Huwag kayong magugulat kung iba'y nasa front cam ko ha. Ibang driver muna ngayon. Para kasi Boy P, nagmukhang ano ah, bisikleta lang yung motor ko ah. O Bisti ha, iba driver mo. Para hindi na makarangkada yung motor ko ah. Malapit lang ba yun? Ah, doon lang sa dinanan natin. Sige. Okay, dito na tayo. At lalakarin na namin papasok. Doon, lakad. Ngayon tayo makakapaglakad-lakad at makakapaggalagala dito sa Solano. Ah, yun lang po, touch lang. Yung una namin pinagtingnan ay wala pang LCD. LCD screen daw kasing sira. Eh, wala pa daw lumalabas sa mga ano nila, supplier. Eh, try pa rin naman namin. Pero kung wala talaga, eh baka pag uwi ko na lang, saka ako magagamit ito. Makikichat-chat na lang muna ako sa asawa ko. Nakakita na kami ng pangalang pagpapaayusan. Kaso ganun din, wala pa rin LCD. Kailangan daw i-order. Pero may isa pang option si Brother JM na official store dito. Eh tingnan namin, pagka wala pa rin dito, wala talaga. May bad news. Wala talaga eh. Kung sa Manila raw, sa mismong service center, sa mga ng Xiaomi, meron. Eh huwag na. Okay lang. Makikichat-chat na lang muna. Yun na lang isang solusyon. At sila Sadik muna ang mag-navigate sa amin. Ay, sa sige. Paano? Salamat. Kita-kits na lang ulit. Thank you. Bye-bye. Maraming salamat. At tayo ay kubo muna. Ligo, ligo. Hanje! O tara, sama na ikaw. At tatakot na nga. Ayun na nga. Bye-bye. Larga muna kami. Dala ko na yung iba pang gamit natin. At dahil nga doon tayo magka-camping. Tito, ayos po muna kami. Tara! Ay, yeah, ikaw navigator eh. Ikaw mayroong mapa, wala akong mapa. Kaya hindi kita pwedeng overtaken. At yung SIM card ko kasi, pinahiram ko muna itong kay Lasadik at yun ang mayroong load ng data. Para sa ganun, siya magna-navigate. Wala tayong cellphone muna ngayon. Itiwala tayo kay Lasadik. Siguro pag uwi na lang, saka ako ipagawa. At matatagal lang kasi kung dito. Linggo pa daw aabutin pagka umorder ng pyesa na LCD screen para sa cellphone ko. Di naman pwede tayong magtagal ng ganong katagal dito. At meron pa tayong Cordillera Level 2. Saka kailangan ko rin muna pating umuwi. At isang linggo lang talaga yung paalam ko na mag-i-stay dito sa Nueva Vizcaya. Full gear tayo ngayon. Kita nyo naman, oh. Hindi namin kasama ngayon si Mamin dahil meron pa siyang inaasikaso yung sa drone niya. Kaya kami dalawa lang muna ulit nila sa Dick. Lord, gabayin mo kami sa lakad namin ngayong araw. Maraming salamat sa paggabay mo sa amin kahapon sa nangyari sa aking camera at nakuha ko pa. Although, nasiraan ako ng cellphone, pero alam kong magagawan pa rin naman ang paraan. Amen. Karating dito sa bypass road ay kanan kami. Lawak ng kalsada na to ah. Halos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lanes, pero apat lang yung magagamit kasi yung panabe ay panay buhangin at delikado yun. Woo! Sarap ng hangin. Mula dun sa kubo, papunta sa pupuntahan natin ngayon ay mga 20 minutes na biyahe. Yun! Ang tanawin na maganda. Sarap naman. Lower Magat Eco Tourism Park. 26 kilometers. Nadaanan na namin to ah. Sa Philippine Loop. Tsaka North Loop.
Baka ngayon meron ng tubig oh. Dati wala, as tuyot na tuyot yan. Anong lugar nga ba to? Itong kabila, bagong kalsada pa lang yan oh. Yung ginawa doon. San Lorenzo Ruiz Bridge. Ang pangalan. Okay, dito na kami. Naked view hub, 200 meters. Papasok pala to. 200 meters. Gaano ba kalayo yun? Baka kung saan na naman tayo magsusuot eh. Meron pa naman sigurong signage dito kapag may dalawang daan. O, kaya isa lang yung kalsada. Sir, naked view hub. Diretso lang po. Naked view hub. Ah, ginagawa pa lang ng kalsada. Ayun! Kita na kaagad. Naked view hub. Hop, eto na ba? Tama ba? Hindi yan, MBH yan. Ito ba yun? Wala na rito eh. Ito yung dulong kalsada yun. Ito na yun. 30 pesos lang ang ating entrance fee dito. Oh, may mga tent-tent din dito. Oh, ano, naked view hub. Love the nature, no parking. Clean as you go, no smoking, relax and enjoy. Ganda naman ng vibes dito. May pool din, ito pool. Meron ding duyan at saka parang park. Hop, si JM ang nagsabi sa amin ito eh. Iwan na muna natin yung mga gamit na dyan. At tiwala naman ako dito na walang mawawala. Magpapaabot lang siguro kami ng hapon-hapon dito. At punta tayo ng next destination namin kung saan doon kami magka-camping. At bukas kami uuwi ng Kubo. Isang anilin ng kopya. Christ offers forgiveness for everyone and everywhere. Bukod sa mga tent pala rito, may mga tipi hut din kayong pwedeng tuluyan dito kung gusto nyo mag-overnight. Ayan o, mga tipi hut. Tapos meron ditong bonfire. Ayan, pwede mag-bonfire sa gabi or mag-ihaw-ihaw. Bigla namang nakita ko itong pusa. Tingnan mo naman. Ginawang higa ng aking jacket. Uy! Siga ka. Ginawa mo ano ang aking ano ah. Doon ka, doon ka. Oo, bang maano ka sa lagubang. Ganda ng view dito. Lumipat lang kami sa loob at wala nang gaanong tao eh. Kami na lang dito ang kakain. Napansin ko bro, may mga nakadisplay na ano, kaset. Oo, ito mga lumaw. Saka ito, Canon, Victor, tapos meron pang, kung nabutan nyo pa, syempre yung iba nabutan pa CD player, no? Pero yung cassette, yun yung pinakaluma na talaga. Ito, meron pang ano, LCD, oh. May screen pa, oh. Navigation system, bo? Ano pa natin, portable navigation? Parang ano, yung sa mapa-mapa. Ito, CD cassette, to CD player lang. Saka ito, CD player. Baka hindi nyo pa nakikita yung mga bago palang pinanganak ngayong 2000. 2020. Magkano ro'y sa TV hat? Mga ganyan. 750 bro. 750? Mm-hmm. Tapos yung mga tent doon, ganun din? Same lang? Or 1-2. Mas mahal yung tent? Mm-hmm. Mas malaki yung tent kaysa dun sa mga TV hat? Mm-hmm. Ah, okay. Pero para sa akin, mas okay na ako sa ano? Doon sa TV hat na. Oo, kasi hindi siya mabubuwag once na malakas yung hangin. Pag grouping siguro, kaya naglagay sila ganun. Ayo, gawa na nandun yung bonfire eh. Mm-mm. Yun. Kailasadik po yan. Takoyaki. Akin po ang price. Oh, madami-dami yung price. O oh, bro, pagka gusto mo ah. Oo, sige po. Merienda lang muna kami bago kami lumarga. Para pagdating namin doon, nilakas kami magbuo ng tent. Kasya na ba sa'yo yan? 4 piraso? Pagkakasya yun. Pagkakasyahin, kasya sa'yo, kumbaga kulang pa. Oo. Kakasyahin na lang. Ganyan kami magtipid-tipid mo pag mga biyahe. Kaya kung nakikita nyo na ako ay medyo nagiging slim, eh, diet-diet lang pag biyahe. Tsaka may bumiyahe ng mabigat ang ano, katawan. Tama. Tulog ka na? Tulog muna.
Anto ka? Dito kami sa Lab Camp, Campsite, and View Deck. Pero dahil under renovation siya, hindi kami makakapag-camping dito. So dito na lang din namin na-decide na kumain. Siguro dito, pagdating ng magang-maga, talagang sea of clouds dito. Sobrang lamig kasi. Ngayon pa lang, nararamdaman ko na yung lamig eh. Ngayon na, habang kami ay kumakain, tanong na natin, tatanong na natin kay Lasadik. Ba't di ka daw umiinom? Ano ba? Ano bang dahilan? Ba't di ka umiinom? Tapos, number one na tanong, bakit wala ka pa daw bang girlfriend? Oh, sagutin mo yung tanong na yun. Ako naman po.